So, eto nga, nandito nga ako sa Vienna, Austria. Wow. Dahil dito manggagaling yung eroplano ko papunta ng Paris. Oh. And as you can see naman, maaga ako, siguro by around 11 o'clock. Ano na? Welcome to my vlog. So currently, I am here in Vienna, Austria. So I was in Vienna before, I was in Austria, in Salzburg. And now I move here to Vienna after my Munich. So, diba ang gandang panimula? So let's groom around Vienna, Austria. So continuing our vlog. So eto nga, nandito nga ako sa Vienna, Austria. Wow. Dahil dito manggagaling yung eroplano ko papunta ng Paris. And ooh, as you can see naman, maaga ako, siguro by around 11 o'clock, puno na siya ng tao. And it's seems na ganun din ang scenario. So ayan. So I'm super early just to beat all this crowd. And para hindi kami nakikipagsiksikan sa mga tao. But anyway, right from my hostel, nakadiretso ako dito without even any problem. So pakita ko pa ulit sa inyo yung church na napuntahan, and I hope I could get inside. Bakit? Why it's always like that? Parang it doesn't give a justice dun sa part na sa personal, napakaganda. Pero pagtingin mo dun sa dito sa camera, it seems na hindi ma-justify nung camera yung video, yung pictures na ito. I mean, itong area na ito. Dahil ang ganda-ganda niya, grabe. Bakit meron sila mga ganitong church na kakaiba, di ba? Tapos kaya ako na very very fascinated talaga sa kanila. I mean sa Europe area na, oh my god, ang ganda. Pasukin natin yung simbahan na ito. Alright, I'm not really sure kung anong pangalan or if this is like a Catholic church as well, diba? So let's get inside. So that's an agat. I met a new friend, Kelly. And yung Pilipino na isa, binibisita daw yung girlfriend niya. So I'm still walking through here in Vienna, Austria. I have to maximize it because I only have like until 4. By 4 o'clock, kailangan na akong pumunta sa airport dahil I need to catch my flight. Ah, hello po! Parang dito ako mas madami nakakanakuha. Taga saan po kayo? Philippines. Ah, Philippines. Nice. And I mean, talagang straight to the Philippines? Kuwait. Ah, Kuwait. So, ito lang yung cons. Cons? Cons. Ng early morning. Kasi parang this time around, ngayon palang nag-load yung mga trucks. So, medyo madaming trucks. So, kailangan, medyo tricky siya ng countian. So, kailangan mo lang i-overcome yung mga trucks kung paano ka makakakuha ng magandang picture. Thank you.
moving along with our vlog. Still here in Old Town kasi yun sa katingin ko sa span ng time ko, yun lang yung kayang i-cover. So I found a really a nice church again. So let's say, diba ang pangarap, ang promise natin is that every now and then na makakapasok tayo sa church, we have to go and pray para sa blessings na ito. Let's check this church. So it's my second, I think second church here in Vienna. Who could say no to sa ganung church? So let's move along to the next part. I'm not really sure where I should be going. So basta lakad lang ng lakad, dire-diretso lang tayo. And eventually naman, ma-accomplish natin lahat ng paikot-ikot dito sa Vienna, Austria. Diba? Wow! Fun fact, nung first time na nagtatry ako na, anong tawag dito? First time na nagtatry ako na mag-apply ng visa dito sa Vienna, it's way back 2012. I was denied, so this is my redemption actually. Part ng redemption is Salzburg and Hallstatt. So redeem yourself after almost 12 years, I guess. Diba? 2012, the first time na nag-try ako mag-apply, so yun. Even the Louis Vuitton shop dito sa Vienna, ay napaka-posh. Oh! So it seems that hindi lang pala LV. So madaming mga mamahaling store dito sa area na ito. Simply as the Old Town as well. So, parang nasa area ako ng nasa Old Town pa rin, pero area ng mga mga mahal na store. Wow! Ang dali-dali lang talaga. Sa una, nakakatakot mag-trend kasi you'll never know. Pero trust the Google. When you put Google and then you put your at inilagay mo yung destination mo, ituturo niya na lahat sa'yo. It's pretty much accessible na bigla-bigla na lang. So tawid muna tayo. So back to vlogging. I don't know kung saan ako napapunta. So nandito lang ako sa Skinita kung saan sumusunod lang ako. And ayan. So may nakilala kong dalawang kabayan. They are from Kuwait. And nakakatuwa kasi yung pag nakakita ka ng Pilipino na same as you as traveler, tapos nagkakaroon kayo ng exchange of ideas. So parang, oh, talaga, oh, ganyan. Masarap kumain sa ganito, masarap ganito. So yun, nagkakaroon ka na agad ng immediate choices na parang, oh, din na lang ako pumunta para masarap daw eh. Kasi it's something na iba-backup ng idea mo. As well as, talking about nga pala dun sa paggamit ng mga metro, napakatiwala nila sa tao dito kasi kung bumili ka or hindi, bahala ka na. Kaya nga lang, of course, pag nahuli ka na wala kang ticket, yung magpa-fine ka ng 50 euro. Kaya nga lang, walang tao, hindi kagaya ng New York, hindi kagaya sa Pilipinas, or hindi kagaya sa Dubai, na may tao at saka may gate talaga. Dito talaga, hoop in, hoop out. Pero since I'm a tourist, I really have to like check and yung parang bumili talaga ako. So bumili ako kagabi ng 24-hour fast Vienna, which means unlimited ko na siyang magagamit for sa mga sakay sa tram, sa bus, sa metro. So it saves me a lot dahil it costs around siguro mga 500 pesos sa Pilipinas, and
36 dirhams. I mean, it's 8 euro, something like that. Okay, parang 8 euros and it's 36 dirhams ang price niya dun sa for the 24 hours na paggamit ng lahat ng public transportation, 'di ba? Old magazine. So it just goes to show na back in the 70s, Vienna or the European area is all ano na, super liberated na. So as you can see, this one is, what page is this? Good. Continuing our blog. So I am not really sure kung anong church na naman ito, but it's very very beautiful. Parang may hawig siya ng kaunti ano sa pamilya Sagrada. So flip ko lang ng konti para makita niyo siya. So here it is. Diba? So very fascinating talaga. At ang ganda-ganda, grabe. So ayan. So galing lang ako ng Old Town, lumabas ako ng konti. Tapos of course, tipid-tipidan tayo. Kumain tayo sa McDonald's. Pero iba yung McDonald's nila, meron dito ng egg and ham. So yun. So ayan ang church na isa. So photoshoot muna tayo, ha. So ayan, nakapag-photoshoot na tayo. So ano bang nangyari? Lumabas ako ng konti ng Old Town and I found this one. Similar nung Pamilya Sagrada in Barcelona, correct? If I'm not mistaken. So yung infrastructure niya o yung kanyang pagkakagawa is as parang kinopia doon. So let's move forward. So ano pa bang na-discover ko doon sa Vienna? From Munich, bumiyahay ako ng almost 5 hours by bus going here sa Austria. And I was thinking, paano kaya ako? Kasi as I heard, yung bus titigil ng medyo outskirts sa city. It turns out, yung bus is sa Erdbeerde, something like that, dun tumigil. Pero from there on, mayroon na dung metro which will lead you and connect you to several transportation. So pagdating ko dun, bumili lang ako ng ticket, which is 24 hours ticket. And then, after that, nag-tren. Then, pagbaba sa tren, sumakay naman ako ng tram, which is very helpful yung parang yung nag-ano na. Sabi, where are you going? I said, I have to go to the city. I'm looking for number 5 tram. And then, sabi niya, this. So, yun. Nakasakay ako ng ano, tram. And eventually, it leads me to my hostel. So, everyone is really helpful. Isa din na discover ko dito sa Europe, almost parang pare-pareho yung kanilang train and how it's connected, as well as sobrang efficient ang kanilang bike lane. This is the bike lane. See, everybody's supposed to stop. So ayan. Oh. And it's not only on one side, it's on both side. So talagang parang paano ka? So let's go down and para makakating tayo sa kabilang side. So ito yung lead to the train. And this one is going up. So sa una lang nakakatakot ang mag-try ng kanilang transportations. Pero at the end of the day, pag natutunan mo siya, mabilis. So I'll get back to you. So to be honest, I don't have anything talaga na plan. Ang ginagawa ko lang ngayon is that
Halimbawa, pupunta ko sa isang lugar na yon, sa isang lugar, let's say Vienna, tinitingnan ko lang kung ano yung famous na landmark nila. Makaisa, dalawa ako, that's good enough. Same thing that what happened to me in Prague. I just went to Charles Bridge and then to sa astronomical clock. And then after that, kalas, finish. And bonus na lang if you will find na iba pang mga lugar or iba pang historical landmark. Pero after that, take a picture, vlog, and that's it. Ha, very cool. Ayoko na yung parang organized na itinerary whereas mapapagod ka the whole day because jam-pack yung ano, yung kailangan mong gawin. So, now, dito ako sa, what do you call this? Parang park. Tapos there's another one there na parang charge again. So, I think meron pa din isa ditong ano, yung Danube River. And I'm not really sure kung mapupuntahan ko siya. Oh, it's so close. It's closing. How can we go there? So, ayan yung charge kanina, ORC. So, medyo hindi makita. So, let's find ways how to get inside. Alright? Another spot and I am not really sure kung ano ito. Pero maganda siya, so parang kahawig ng ating post office sa Pilipinas. Isa siyang engranding a building na parang, you know, big Kineme Road. So I'm not really sure what's the name of this. Kagaya nga ng sinabi ko, I'm just moving around without any plan. Kung saan ako tumigil, kung saan ako aabutin, and yun na. So ayan, you can actually see ang ganda niya, diba? I'm not really sure kung anong pangalan niya, I'm just gonna google it later. Siguro magiging final ko sa mga pictures kasi I don't have battery anymore. I need to reserve battery going back to my hostel so para ma-pick up yung gamit ko. So I don't know why hindi ko alam mag-navigate or I don't trust myself in navigation, so i-google ko pa siya. So eto na yung so basically lahat ng gagamitin ko ngayon is ang aking GoPro, since mahabi pa naman ng ang kanyang what you call this, ang kanyang battery. So ito yung isa sa building na famous daw dito, but I'm not really sure kung anong pangalan niya. So still here in Vienna, Austria, maximizing the last 2 hours bago ako mag-ready to move to Paris, diba? Ang ganda, no? So one thing more, isa sa mga dapat nating tatandaan when you are traveling in Europe is that maging explorative tayo. Explorer tayo ng ano, no? Even yung small na mga bagay which is including yung mga transportation, kasi ang laki pala ng convenience ng transportations. Biro mo, hindi ko na kailangan mag-taxi, i-organize ko lang yung alam mo yung pagsakay ng from one point to another and voila, I will be in one place
to another place and to another place and to another place. So I've been walking since 8 o'clock and it's now magto 12 na. And ayan pa rin. So let's move to another destination. Wala na akong battery ng aking cellphone, so hindi na makakuha ng pictures. Anyway, it's okay, fine. I got everything I need. All right, bye. Dito daw tayo sa time travel. Kung ano makikita natin siya. Ayun. Oh. Para mga store siya ng mga replica ng mga gamit ng mga Austrian before. So daan tayo dito sa parang may pa. So yan. Okay. So basically, parang mga copycat ng mga kanilang mga lumang gamit. And yeah, so I think we're finished here. So there you go. Where are we now? So once again, hindi ko alam kung nasan ako, pero eto na naman yung natagpuan ko dito. And I'm back to Old Town kasi parang gusto kong i-trace back yung pinanggalingan ko so that I could go back to my hotel, diba? Nasaan na kaya ako? I'm pretty lost. Where am I? So, hindi pa naman ako natatakot kasi medyo maaga pa ng kaunian. Pero, I believe I'm still here in the Old Town. So, kailangan ko lang makita yung cathedral. And then, I'm good na. Kasi, with the cathedral itself, yun. So, hopefully, hindi naman pa ako nawawala. So, ang dami pa rin pala kailangan na-explore here in Vienna. But, again, for the small fraction of a time, i-cover ko lang yung aking kayang i-cover. Correct? So, I'm not really sure where am I. But, I believe I could still go home. So, one thing for sure, hindi na ako mawawala. Bakit? Because I already saw yung tuktok or yung pinaka-tower ng cathedral. So, ayun. So, I'll just have to follow that direction so that I could go back to my hotel. So, what I know is just I took the train or the metro down right beside the cathedral. So, I'm not gonna get lost or something. Train ride tayo. We're supposed to go to West Bahnhof and then U2 U6, something like that. So, oh.